And what's up mga ka-doers? Nandito tayo ngayon sa Motec Mekawayan. Okay, kung saan bibigyan natin ng pamper time si Mira dahil sa mga napakaraming adventures at syempre yung mga daily na pangangailangan natin sa kanya ngayong araw bigyan muna natin siya ng pamper time. Let's go! Okay, so kasama natin ngayon si Sir Raniel. Hello. Pag pupunta kayo dito sa Motec Mekawayan, siya yung hahanapin nyo. Okay, so ang gagawin natin ngayon, ang papaservice natin is magpapalit tayo ng transmission oil. Tapos papalinis natin yung preno. At the same time, papapalitan din natin yung brake pad sa harapan. And papa-adjust na rin natin. Okay, so dito sa ating job order, so makikita nyo dyan. Okay, so change ATF 1.5. Okay, clean and adjust brakes kasama na yung palit is 750 lang, di ba? Okay, so yung presyo na yan mga ka-doers is ako yung may sagot ng brake pad and ako yung bumili ng mga filter tsaka yung langis na gagamitin ni Mira. Okay, so actually bawal talaga tayong mag-stay dito sa mga gilid kasi for safety. Okay, so sila yung nag-a-adjust nung inyong sasakyan para maulagay dito sa lifter. And for safety purposes, meron tayo ditong lunch. Okay, kita nyo naman, napakaganda nung lunch natin, diba? And pwede tayo mag-stay dito habang hinintay natin sinaservisan yung ating sasakyan doon. And syempre, meron tayo dito ang coffee bar. Libre. Libreng brewed coffee habang hinihintay ka. Libreng brewed coffee habang naghihintay kang servisan yung inyong sasakyan. Okay, so let's go. So, doon dati, dito sa engine, ito na, ito yung ano niya sir, no? Transmission. Sa transmission niya. So, parang mag-change oil lang din ano. Pero ibababago natin. Dahil papalitan natin yung mga filter, no? Ito. Ito na yung itsura nung pang harap na brake pad. Kitang-kita nyo naman. Montik nang umabot sa finish line. Kaya bago pa umabot sa finish line yan, punta na kayo dito sa Motec Mekawayan. Alright, papalitan natin. Papalitan natin yung mga preno na yan. Ito na. Ito na naman tayo dyan sa copy. Para Lazada, sa inyo na lang, okay? Yan, ito yung ating, yan. Kasi ito yung dami talaga. Para
Hindi ko alam kung ito yung kamukha rin or OEM to. Akebono. Okay. Papalit natin. Ito rin nga pala yung ATF natin para mamaya. So, Mitsubishi yan. Okay. Okay, so mga ka-doors, ito naman yung itsura ng ating preno sa likod. Okay, so malapit na to. Dapat huwag nang patagalin ng 2 buwan o 1 month. Yun na lang, hindi pa tayo nakabili nito. Dapat pala nakabili natin yung kabila. Okay. Sayang di pa natin napapalitan ngayon, pero okay lang yan. Yun talaga, experience is the best teacher. Buti na lang merong Motec, may kawayan para at least anytime. Monday to Saturday open sila, no? Mula anong oras kasi opening nyo, sir? 8 a.m. to 8 a.m. to 5 p.m. open ng Motec May Kawayan. Dito lang yun, ayun, Jollibee and Chowking. Ito na ang Motec May Kawayan. Okay, bagong salpak. Alright. Masarap-sarap ng pumreno nito. Tagal-tagal na ulit bago pa. Dahil ito na yung araw na kinabukasan pag PPMS natin kay Mira, dahil kinulang ako ng 1 litro dun sa transmission oil. Buti na lang merong stock si Motec, kaya lang ito nga the next day na na-provide. Good thing, okay na yung headlight niya, kompleto na rin yung transmission oil. Palitan na rin yung preno sa harapan. So mayroon pa rin mga back subject na kailangan palitan, katulad ng gulong niya sa harapang kaliwa. Medyo mabilis siyang ma-deflate. Tapos yung preno sa likod, palitin na rin yung kanyang brake shoe. Ayun. So next vlog natin, papakita naman natin kung paano na finally maiko-convert natin siya sa isang car camper or stealth camper or urban or regular camper na kotse. Okay, so yun lang ngayong araw. Maraming salamat sa pagsama, and kung meron kayong questions regarding sa prices ng Motec, just go to their FB page, Motec May Kawayan. Maraming salamat to doers, and I'll see you next vlog. Peace.